Umukit po sa kasaysayan ang pagsasara kahapon ng Philippine Stock Exchange Index na umabot po sa pinakamataas nitong puntos at patunay po ito sa patuloy na pagsigla ng ekonomiya ng Pilipinas. Pero ano naman kaya ang pakinabang dito ng mga ordinaryong Pilipino? Balita natin ni Bernadette Reyes. Abot-tenga ang ngiti ng mga stockbroker sa kauna-unahang pagkakataon kasi hindi lang basta pumalo, kundi nagsara pa sa 6,000 level ang Philippine Stock Exchange Index. Ang closing index na 6,044.91 points siyang pinakamataas na naitala nito sa kasaysayan. The reason that I think prices are increasing is because there's a lot of demand from investors, institutional and retail. The economy as a whole has been doing very well. As the analysts have been saying, it's due to the positive investor confidence that we enjoy. Ang kumpiyansa ng mga namumuhunan, hindi na raw nakakagulat matapos mahigitan ng Pilipinas ang target itong gross domestic product o ang kabuuang halaga ng mga produkto at serbisyong nalikha sa loob ng bansa sa unang siyam na buwan ng 2012. Nananatili ring mabagal ang inflation rate ng bansa na nangangahulugang mabagal ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa. Sa ngayon, wala pang 1% ng kabuuang populasyon ng Pilipinas ang nag-iinvest sa stock market, pero bawat Pilipino maaaring makinabang sa patuloy na paglago ng merkado. Sina Juvie Lanez at Lourdes Reyes, bahagi rin ng sobrang pera sa pambili ng stocks na pupunta. Nakakatuwa na yung 50,000 mo, parang almost double na siya. 2 months from now, magre-retire na ako, so kailangan humanap ako ng pagkakakitaan. Pero para sa mga ordinaryong Pilipino, malaking katanungan kung paanong makikinabang ang masa sa patuloy na pagsigla ng ating stock exchange index. Yung higher stock price reflects higher confidence, mas may kumpiyansa yung mga investors dito. Hopefully that encourages yung mga kumpanya na listed sa stock market na mag-invest in the country. It can result in job creation. Makatutulong din daw ito sa patuloy na paglakas ng piso, na bagamat makakaapekto sa kita ng mga OFW at exporter, may positibong epekto naman daw sa mga industriya at serbisyong gumagamit ng dolyar sa gastusin nila o may binabayarang utang na panlabas. Bernadette Reyes, GMA News.